bahay sa loob yun. Ngayon may tao mga kababayan nandun sa... Ngayon lumalang yun. Lumangoy na sa city. Isa po na rin. Yan si... Lumangoy na. Yan, so ito yung tunnel pupunta dun sa kabila nitong Jones Bridge. Bahay sa loob yun. Ngayon may tao mga kababayan nandun sa... Ngayon lumalang mo yun. Lumangoy na sa tubig. Isa po nandun. Yan si... Ilalim ng Jones Bridge. Lumangoy na. Ayan. So kasi pinagulan na po dyan ang pamilya mga kababayan. Pabas na. Ayan. Wala na. Nag-swimming sa ilog. So pinutulong nila yung connection po ng kuryente doon kanina para nga lumabas yung mga tao na tumira doon sa ilalim nga nitong tulay. So sinasampa na dito sa truck itong mga nakuha dito sa pag-iba. So wala na namang nakatira dyan sa barracks, pero ang nangyari kasi ay inahayan siya ng mga informal settlers. Ayan, kaya tinanggal na po yan ngayong araw. Po yung ginigiba kanina.
Yan, so maliban sa engineering, dito rin yung DPS Manila. At baka mamaya ay magkaroon din po dito ng flushing operation after nitong ginagawang clearing operation po. So isa rin kasi sa mga nirereklamo yung dito, pagdaan nyo po sa dito paakyat sa mga tulay ng Jones Bridge, eh kakaiba po yung amoy kasi nga ang dami pong mga informal settlers dito po sa ilalim. So ito po pala ay dito lang mismo sa may Jones Bridge at malapit lang din po sa likod ng Central Post Office. So tuloy na nga pong nag-iba yung barracks dito na binahaya ng mga informal settlers. Tapos meron pa silang libreng kuryente.